For today's video, sobrang basic lang yung gagawin natin. Akyatin lang natin ang pinakamataas na bundok dito sa Taiwan. Wala na yung intro pa. Ang Mount Jade ang pinakamataas ng bundok dito sa Taiwan. Ito na po ang highest point of Taiwan. Ang elevation nito ay 3,952 meters above sea level. Now, to put that into perspective kung gaano yan kataas, ang Mount Apo po na highest mountain ng Pinas ay meron lang elevation na 2,952 meters above sea level. Ibig sabihin, mas mataas ng 1,000 meters ang Mount Jade ng Taiwan. Ito yung mapa ng Mount Jade. Maraming trails, maraming tuktok na destinations. Ngayon, isimplify natin ang mapa na yan. Magfo-focus lang tayo sa trail na dadaanan natin at tuktok na target natin na ma-achieve. Ang Mount Jade kasi ay may maraming tuktok yan, or yung peak. Mayroong East Peak, North Peak, Front Peak, at kung ano-ano pa. Kaya marami siyang trail papunta sa mga tuktok na yun. Sa kaso ko, ang target ko na ma-achieve ay ang main peak ng Mount Jade, or yung pinakamataas na tuktok ng Mount Jade. At ito yung trail papunta sa main peak, or yung pinakamataas na tuktok ng Mount Jade. Ang dali lang, di ba? Ngayon, sa mapa na yan, meron tayong 5 na landmark bago natin marating ang tuktok ng Mount Jade. So yung una, trailhead. Sunod, Monroe Pavilion, White Forest Observation Deck, Great Precipice, at yung huli, Payun Lodge. 2 days ang hike ko na ito. At ang target ko sa first day ay ang Payun Lodge. So wala na intro mga boss. Simulan na natin ang hike para matapos na ito. Mula dito sa dorm namin sa Kaohsiung, nagbiyahe lang ako ng 4 hours papunta sa Payun Hiking Service Center. Omae wa mou shinde iru. Nani? Oh no! At dito na nga tayo mga boss, Payun Hiking Service Center. Yung motor natin, bawal yan iakyat sa taas. Kaya dito lang tayo magpark sa parking area. May CR na dito mga boss, pwede magbihis ng hiking attire. Ako kasi, nagsuot ako ng riding armor, kaya need ko pa magpalit ng damit. So wala na intro. Punta na tayo sa hiking center para patatakan ang ating hiking permit. Ito pala entrance, oh. Payun Mountaineering Service. So dito banda, lakad lang tayo dito konti, paakyat. Tapos makikita natin yung ano, yung building kung saan natin i-present yung permit natin. Tapos dun sa building na yon, pagka-present, tatatakan niya yon, pipirmahan niya yon, tapos pwede natin mag-proceed papuntang bundok mismo, sa trail mismo. So yan yung police station, katabi niya na building or bahay is yon. So doon tayo pupunta. Doon natin ipapakita yung permit natin. Di pa ako nagsisimula sa hike, hingal na ako. The best! Magandang senyalis ito. Ano itong pinapasok ko? Ano itong pinagagawa ko sa buhay? So tapos na tayong magpatatak ng ating permit dito sa visitor center. So kailangan matatakan ito kasi pagpunta natin sa taas, mayroong lodge doon, mayroon tayong tulugan doon. Yun, hahanapin yung permit mo na may tatak. Kapag walang tatak, wala, di hindi tatanggapin yung permit mo. So importante na yung permit na dala natin is matatakan dito, okay? So tapos na tayong magpatatak, ito yung van na service. Yan yung sasakyan ng mga hiker tulad ko papunta doon sa trailhead. Okay, pwede ka namang maglakad, pero ako mas gusto kong sumakay. Yung pamasahe dyan, 100 lang. Dadalhin tayo sa trailhead or yung pinaka-start ng trail. Pwede maglakad, papunta doon. Pero ako, pagod ako eh. Dumating na ako. Ang laban din ng biyahe ko, ah. So ito na mga boss. Ano yung nasa likod ko? Mount Jade Trailhead. Ito na ang simula. Let's go! Wala nang balikan pa. Let's go! Highest point of Taiwan. Umanda ka sa akin.
Uy! Ang daming mga warning, oh. Bahala kayo dyan. So, safety first eh, mga boss. Kasi, yung mga dahon-dahon, tumatama sa ulo natin, sa bumbuna natin. Wala pa naman ng buhok, wala akong protection. Magsote na ganito. Kasi, di ba, mamaya may insekto pala. May insekto pala sa dahon. Di ba, mangati ako. Tapos, siyempre, protection sa init. Okay. Oh, ha? Pinaghandaan ko ito. Oh, insekto. Hindi, yung insekto, hindi tatama sa bumbunan ko. Kahit wala akong buhok. Kasi, meron akong sombrero. So, tip number one yan, mga boss. Magdala kayo ng sombrero pag pumunta kayo dito sa Mount Jed, okay? Nagsimula akong mag-hike. 10:20 AM, okay? Tignan natin anong oras tayong makarating doon sa lodge. So, ang pinaka-target natin for today is marating yung Payun Lodge. Kasi doon tayo matutulog, doon tayo kakain, doon tayo matutulog, doon tayo magdi-dinner, doon tayo magpapahinga. So, yun yung pinaka-target natin. Mula doon sa trailhead, 8.7 km yung layo. So, yung trail, mga boss, talagang established siya. Ako, beginner hiker. First time mag-hike dito sa Mount Jed, tapos sulo pa. Pero kahit na ganito ang sitwasyon ko, hindi nakakatakot yung trail. Hindi ka mawawala sa daan at hindi ka mahirapan sa daan. Every 500 meters, may markings. At makikita mo talaga sa trail na minimaintain ito ng gobyerno. Kasi may mga portion na simentado, may mga portion na may handrails, may mga portion na may tulay. Para maging passable talaga ang trail as much as possible. Na mga boss, nilabas ko ng aking mahiwagang sandata. Ooh. After nga ng 1 hour na lakad, mga boss, narating ko na itong unang landmark na madadaanan natin. Ang tawag dito ay Monroe Pavilion. Ang lugar na ito ay itinayo in memory sa isang volunteer na namatay sa lugar na ito. Ang apelido niya ay Monroe, kaya tinawag na Monroe Pavilion ang lugar na ito. So pwede kayong magpahinga dito, pero ako hindi ako magpapahinga. Let's go. Kumain na rin pala ako sa daan, mga boss. 1 PM na kasi, tapos wala pa akong makita na lugar kung saan maganda kumain. 7-11 lang malakas. Kaya umupo na lang ako dyan sa gilid para kumain. Maya-maya pa, mga boss, nakaramdam na ako ng lamig at sakit ng ulo. Buti may baon ako na full face bonnet, kaya naging magaan ang pakiramdam ko. Chins outfit ang person kasi malamig. Yung hamog, may hamog na kasi. Tsaka malamig na yung bumbunan ko. Nalamigan na yung bumbunan ko. Pagkatapos kong mapagod, mahilo, sumakit ang ulo, ginawin at magtanghalian, narating ko na rin ang second landmark ng trail. Ito ang White Forest Observation Deck. Doon pa yung daan, tapos dito may viewing deck. Parang kubo-kubo siya na malaki. So ito na yung itsura ng White Forest Observation Deck. Mahamog na kasi sa lugar na ito, kaya tinawag ito na White Forest. Itong lugar na ito, malaki siya at may maayos na upuan. Perfect ito na resting place. Kumain, mag-coordination meeting, at mag-ayos ng mga gamit-gamit. Tapos may nag-aabang na ibon dito, mga boss. Mga nanghihingi ng pagkain. May nakita akong squirrel, bigyan natin pagkain. Miming! Miming! Squirrel! Bibigyan nga kita ng pagkain eh. Miming! Pagkain, pagkain. Ah, wala. Buti pa tong ibon, matalino. Mas matalino tong ibon. Yan o. Krok-krok. 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 Krok-krok-krok-krok. Ah. After magpahinga at magpakain ng ibon, lakad na ulit. Tapos na itong magpahinga dito sa viewing deck. Wala naman akong ma-view kasi puno ng fog. Tinyo na, puno ng fog. Kaya nagpahinga lang ako, tapos lakad na ulit. Habang papalapit ako sa lodge, may mga nadaanan ako na delikadong lugar. Ay, grabe. Ang tarik ko. Pag nahulog ako dyan, wala na. Buti, may ganito. So, hawak lang tayo. Pero may handrails naman, kaya kapit lang talaga. Pag nahulog ka doon, goodbye. Wala na makakita sa'yo. Kakainin ka na ng earth. Ilang oras pa nga nalakad, mga boss, at narating ko na ang second landmark sa trail na ito. Ang The Great Precipice. Ang precipice ay isang rock formation na parang pader ang itsura. At kakaiba talaga ito kasi normally, ang mga rock formations ay slanting ang forma ng slopes niya, di ba? Pero ito, para siyang pader kasi vertical ang slope niya. Kaiba talaga. Straight na straight. Grabe, para talaga siyang retaining wall. Ang ganda. Kita nyo?
Parang man-made, pero hindi siya man-made, nakaka-amaze. Then patuloy lang ako sa paglalakad at lalong kumakapal ang mga hamog. Tapos halos bangin na yung trail na nadadaanan ko, kaya dahan-dahan lang talaga. Kasi delikado na itong pinagagawa ko sa buhay ko. At mga boss, after ng 6 hours na paglalakad, masakit ang ulo, nahihilo ako, mahamog, pagod at pagsusulo ko, eh narating ko na ang destination ko for today. So ito na yung Payon Lodge. Dito na ako matutulog, kakain, magpapahinga, para bukas yung tuktok ng Mount Jade na yung target ko. You have arrived at Payon Lodge. Please show the administrator your park entry permit. Oh, nakarating din mga boss. So ang gagawin lang dito, pasok ka lang sa loob. Tapos ipakita mo yung permit na mayroong tatak. After ma-confirm ang permit mo, sasabihin sa'yo ang designated na room at bed mo. Pati na rin ang designated na chinelas. Tapos tatanungin ka rin kung u-order ka ng pagkain at sleeping bag. Sa kaso ko, umorder ako ng dinner at 5 p.m, breakfast at 2 a.m. at saka sleeping bag. Take note pala na strict ang time sa pag-serve ng pagkain. Kaya need mo talagang pumunta sa schedule na oras ng pagkain. Tapos quick tour lang sa lodge. Meron siyang dining area, mga bench sa labas na pwede nyong pagtambayan. Tapos may kitchen din sila. Dito pwede kayong magluto kung may dala kayong sarili nyong butane at saka stove. Mga comfort room na marami. At syempre walang shower room. Ito naman yung pinaka gusto ko na in-offer ng lodge na ito. Meron siyang free na hot water. Sobrang lamig talaga kasi dito kahit na nasa loob na kayo ng lodge. Kaya malaking tulong talaga na may hot water. Kaya make sure na may dala kayo na sarili nyong water bottle or tasa. After ko kumain, mag-arrange ng gamit, mag-CR, mag-bihis, ay ready na akong matulog. Ito pala ang itsura ng room. Nasa taas ako ng double deck. Malamig dito kahit na sa loob na kayo ng lodge. Kaya make sure talaga na may dala kayong panlamig. 1:30 a.m. ay gumising na ako kasi 2 a.m. isi-serve yung breakfast. Tapos huwag nyo palang asahan ang breakfast na masarap kasi talagang hindi siya masarap. Kayo na bahala, dumiskarte. Yung iba handa nang umalis. Ako naman, pinag-iisipan ko pa yung magiging attire ko kasi umuulan mga boss. Kailangan hindi mabasa ang bag ko, paa at mga kamay ko. Kasi pag malamig ang panahon tapos nabasa ang parte ng katawan mo, sure bull yun. Giginawin ka talaga at mahihirapan ka na sa paglalakad. Sa labas ang dilim tapos umuulan, tapos ang lamig. Mga 2:30 a.m. na ako nag-start maglakad papunta sa tuktok ng Mount Jade. Siyempre madilim, umuulan at basa yung daan. So ganito yung sitwasyon. Alas 3 ng madaling araw kaming nag-hike, pati yung mga kasama ko sa lodge. Alas 3 ng madaling araw nag-hike, ganito yung sitwasyon. Yan yung daan, makikita mo lang pag may flashlight ka. Diyan ako nanggaling, dito ako papunta, doon o, paakyat. Tapos ano yung nasa gilid? Bangin, di ba? Umuulan, basa yung daan, madilim, tapos bangin pa yung nasa gilid mo. Umuulan, malamig, masakit ang ulo ko, tapos yung sakit ng ulo ko eh dahil yan sa altitude sickness. At dahil sa sobrang lamig, wala akong video sa trail. Tapos mag-isa lang ako, kaya wala din akong video sa sarili ko na naglalakad ako. 300 meters na lang, marating ko na ang pinakamataas na bundok ng Taiwan. Kaso tignan nyo yung daan. Pero kahit ganyan ang sitwasyon ko, narating ko pa rin ang tuktok ng Mount Jade. So yun na mga boss, ganyan yung makikita nyo sa tuktok ng Taiwan. Lapitan natin, hindi pa uwi na ako eh. Oh 3952 elevation. Ha? Mount Jade Main Peak elevation 3952. The best. Tapos, yan yung nasa paligid niya. Puro puti. Puro hamog. Ano? Ang sakit ng ulo ko. Ang ginaw. Nanginginig yung kamay ko. Basang basa ako. Pero, pagkatapos lahat ng paghihirap, pagkatapos lahat ng magtitis, nandito na ako. Pinakatuktok ng Taiwan. Highest point of Taiwan, Mount Jade Main Peak. Dito may naabutan ako na grupo ng mga Taiwanese, kaya nagpa-video ako sa kanila. At yan na nga mga boss, na-conquer ko na ang pinakamataas na bundok ng Taiwan. Andito na ako sa highest point of Taiwan. Oh! Yehey! 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 Okay.
Okay. Nanguha pala ako ng drone shots ng Mount Jade sa YouTube para magka-idea kayo sa itsura ng Mount Jade. Yung mga poste at kadena na yan, yan yung trail papunta sa Tuktok. Talagang gagahapang ka kasi hindi napatag ang trail dito.